So guys, welcome to our Barbie party of the men's group. Yeah. Enjoy! Sira na naman ang ating diet. At yun na nga, hello, hello, hello guys. Nandito na naman po tayo sa ating vlog for today. At ipapakita ko po sa inyo ang first Christmas party for this season of Christmas, ang Christmas party ng men's group dito sa Albany. Kaya halina kayo, tingnan natin ano ba ang kanilang party. Hi vlog. Would you like to join my vlog? Absolutely. Yeah. So we are having our Barbie party. Yun nga po, you heard it right. This is Barbie Christmas party. Hindi po yung Barbie na doll, kundi barbecue. At tingnan nyo naman, iba ang kanilang barbecue. Yan ang sausages na mayroon pang mga beef patty. Nasabi kayo, beef fatty patty. Matabang patty. At meron din dyan pumamaya ang lamb shack, na hindi naman ako kumakain ng lamb dahil ang hindi ko talaga magustuhan ng amoy. At alam nyo ga po, yan, ang katuwang palagi niyan ay sibuyas. Kita nyo po, yan, talaga namang nag-amoy. Nag-amoy ano na ako din eh. Ang tawag doon, yan, may pa... Sabi ko, dapat yung San Miguel light lamang. At syempre, ano lang eh. At meron nga pong Filipina tayo dito. Ang asawa niya ay si Ana. At ang asawa niya ay Filipina. At yan nga po si Colleen. At syempre, sabi niya, Father, hindi masarap ang Barbie na walang kasamang beer. Pero sabi ko, ano po, dapat doon lamang tayo sa zero. At yan nga po, may beef patty at meron dyan kasamang sausages. Ayan, nagpresentado na po ako dyan. Na mag-tulong-tulong, siyempre nakakaya naman. Kasi dito po, uso pag may party ang tinatawag nila na bring a plate. Since wala naman akong madalang plate, edi tumulong na lang ako. Hindi po yung literal na plate ang dadalhin nyo po. Parang kung sa atin po ay parang potluck. Pag sinabi pong bring a plate, hindi lang plate ang dadalhin mo. Dapat may lamang plate. Ayan na nga po. Ano ka sinasabi ko diyan? Ipinapaliwanag ko lamang na ganito po ang tinatawag na Barbie. Hindi po yung tuhog-tuhog na baboy. Talaga namang tawang-tawa na naman ako diyan eh. Talaga namang. Ano kang pinagsasabi ko diyan? Pakinggan nga natin. Tawang-tawa na naman si Joel sa pong mga kanyang ginagawa ng bobola na naman. Oh guys, he is the one of the founding members of this men's group. Say hi to my vlog. Hello everyone. Yeah. And kindly introduce to us what's the mission of the men's group. The men's group mission is to support each other in our faith and for our love of Jesus Christ. Because we all need to support each other on the faith journey, and that's what we're about. Yeah. Thank you very much. Cheers. So yun na nga guys, narinig nyo ang purpose ng men's group na ito. Ito nga po palang men's group na ito, hindi lamang po mga Katoliko ang mga yan. Lahat ng mga, ika nga po'y naghahanap ng pamamaraan kung papaano sila magiging mabuting tao, welcome dito. Flaming hot! Yun na nga, kabibidyo ng kabibidyo, ayan na, talagang nang nag-apoy na, sabi, okay lang ho yan. Sabi ko, sabihin niyo sa akin, kung luto na, hindi ko alam ko anong luto din eh. Talaga namang sumasayaw pa si Father Joel, tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Ay, talaga namang, nag-amoy barbie ho ako diyan, amoy usok, amoy barbecue, nag-amoy lamb, nag-amoy baka. Pero sarap na sarap sila sa lamb. Talagang sabi ko, paano ka naging masarap ang lamb? Ay talaga namang, iyan na nga, sunog na ang init. Pero syempre, ika nga po ay nagpresenta ka ha. Ginusto mo yan eh. Sige, gawin mo. Talaga namang. At syempre kung napasin nyo po, kahit ito ay lunchtime at kahit po yan ay ganyang barbecue, ika nga, at grilled, eh wala po yung kasamang kanin. Ang kasama niyan ay tinapay. At pabor naman sa akin sapagkat medyo diet na nga tayo. At simula pa lamang po ito ng series at maraming pang kainan bago pumasko. Sabi ko kay Peter, sabi ko, patayin na po natin. Talagang masusunog na rin. Pero halos, kasi nga po medyo mataba yung lamb po yan. Eh, talaga namang bumabagsak yung taba niya. Eh, talagang nag-aapoy. Pero sabi ko, sadyaga pong ganyan yan. Eh, ganun daw sadya. Ano, yun na nga. Sabi ko, baka masunog. Teka muna. Ilipat natin din sa kabilang grilling. Ano, yan. At kita nyo po, ano,
ang tapos na itong sausage at pagka naluluto nilalagay doon sa ibabaw at ganyan po tayo kasipag at yan na nga habang umuusbong ang aking buyon nagkakatiyan na naman kakakain ay siguradong sigurado yan sumasayaw pa kumakanta pa enjoy na naman siyempre alam nyo nga po pagka ikaw ay nandito sa ibang bansa talagang mamimiss at mamimiss mo ang Pilipinas yan na dumating ng aming kura at nagkasal pa po yan. At ito na nga po, patuloy tayo sa ating ginagawang pagluluto, sipag-sipag-ipa. At patapos na po yan. Ayan. So, ano pag ang sasabihin ko din eh? Yun na nga po, sabi ko nga po, alam nyo, nung last year, na ito ay second Christmas ko na, ayoko naman hindi masyadong na ano eh. Ayan, sabi ko, join po kayo sa aking vlog. Ayan. Sabi ko, hindi ako na homesick last year, parang ngayon eh. Iba talaga, nung nakauwi, nung maramdaman mo na talagang ibang-iba nga pala ang Paskong Pilipinas. Kita nyo, ayan ay salad nila. Sabi ko, parang kilawin. Sabi, paano magkakakilawin dito, Father? Wala namang Pinoy. At yan, yan na nga po, syempre, my all-time favorite, chicken. Sabi ko, ano ganyan? At yan po, may mga cheese, may mga gulay-gulay, as usual. Ganyan lamang po ang mga pagkain ng mga Australiano. At yan na nga po, nagsimula ng magkainan. At ito pala po yung pinapakita ko sa inyo. Ganito pala ito pag may party sila. Ayan yung hinihila. Nakalimutan ko lang. Tanong ko anong tawag. Tapos, meron dong nasa loob na ganun. Na magiging parang crown siya. Ayan. Tapos, meron dong mga joke. Yun po eh. May mga parang quiz. Ayan, sabi ko. Yun pala po. Dapat kayong magkatabi hihila. Sabi, Father, hinila mo naman mag-isa. Ay, paano magagawa? Tapos yung sa katabi mo, ikaw yung maglalagay ng parang crown na iyan. Ganyan po ang style nila ng Christmas party. Ayan, talagang nice kulin. Yan siya po ay talagang... At yan na nga po, sabi ko nga, mayroong konti mga trivia. Trivia, at yun nakita nyo gaw, may tinapay lamang ho, walang kanin. Ayan, ayan po ang mag-asawang Polly. At muli po, Merry Christmas and Happy New Year!